reaksyon ng netizen sa lubid joke ni Joey De Leon. Trending online ang veteran comedian at TV host na si Joey De Leon simula pa noong September 23 dahil sa kanyang sensitibong lubid joke. Hindi nakaligtas sa mapanuring mga netizens ang binitawan niyang biro sa gitna ng game segment na Gimme 5 ng TV5 noontime show na EAT. Sa round 1 na nasabing segment ay kailangan magbigay ng contestant ng 5 bagay na isinasabit sa leeg. Makikitang nahihirapan ang contestant mag-isip ng isasagot at tanging necklace lang ang nabanggit nito hanggang sa tuluyang maubusan na siya ng oras. Dito na bumulala si Joey na may halong pagbibiro na lubid, lubid, nakakalimutan nyo. Marami ang tila nagulat sa question niyang ito na maaaring isama sa listahan ng mga pwedeng kasagutan. May mangilan-ngilang netizens ang dumipensa sa binitawang salita ni Joey na anilay kilala naman daw na bad comedian ito at bad joke talaga ang sinabi nito na gusto laging may issue kaya bakit may mga na-trigger pa rin daw ng komedyante. Hindi na daw nasanay pa sa mga ganitong biro ni Joey ang publiko. Sabi pa ng ilang netizens na OA na daw ang reaksyon ng iba na kunwari ay concerned sa mental health. Kung titingnan nga raw parang wala naman sa intensyon ni Joey ang makapagdulot ng masama. Bagamat may mga nagtanggol, marami naman din ang hindi ito nagustuhan. Kagaya nga ng inaasahan, pinutakti siya ng maaanghang na kritisismo mula sa ilang mga nakapanood. Para sa ilang netizens, foul at inappropriate ang binitawang salita ni Joey dahil sa korelasyon ng lubid sa paksa ng pagpapakamatay. Ayon sa mga pumuna, insensitive ang biro niyang ito, lalo na sa mga taong nawala ng mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbigti sa sarili. Sana nga raw ay huwag nitong maranasan ang ganitong sitwasyon bago magkaroon ng simpatya sa mental health. Buwelta pa ng iba, ang lala nga raw ni Joey dahil sa tumanda itong paurong. Anilay sa tinagal-tagal na daw nito sa industriya ay wala man lang natutunan tungkol sa mga sensitibong usapin. Ilang dekada din daw na ganito ang humor nito na corny, dark, and insensitive na dapat nang matuldukan. Hindi na raw bebenta ang sinaunang joke nito sa makabagong panahon at hinimok siya na magretiro na. Bagamat institusyon at legend ng maituturing si Joey, hindi adala excuse ito sa kanyang mga nagawang hindi kaaya-aya, lalo pa sa national TV. Mayroon namang tinawag siya na basura, outdated ang jokes at wala talagang sense ang mga biro. Hirit pa ng isa na deboto pa naman si Joey ng Catholic Church kaya bakit daw nito gagamiting punchline ang lubid sa leeg. Bulalas pa ng ibang netizens, huwag din daw idahilan ni Joey ang kanyang edad dahil noon pa man daw ay palaging insensitive ito sa topics. Sa sobrang likot daw na pag-iisip nito, sana man lang daw ay nagamit niya ang bansag sa kanyang henyo sa tamang paraan. Feeling henyo nga raw ito ngunit palagi namang wala sa hulog at pasmado ang bibig. Puna pa ng ilan na sa tuwing may mga biro daw si Joey nang tulad ng kinasangkutan niya ngayon ay madalas na tahimik ang kanyang mga kasamahan at bakas na hindi din nagustuhan ng mga ito ang kanyang pahayag. Pero bilang pakita ng respeto ay hindi nila ito direktang pinupuna on live TV. May ibang nagpaabot din ng disappointment dahil sa hindi nila ito ang kauna-unahang beses na na-call out si Joey patungkol sa joke niya sa mental health issues. Kaya tanong ng netizens, kung ganito ang takbo ng pag-iisip ni Joey, malamang sa tahanan nito ay bawal magka-depresyon o maglabas ng feelings of anxiety. Anilay, hindi din sila magtataka kung makakalusot na naman ito sa pagkakataong ito. Magsusorry lang naman daw ito, pagkatapos ay babalik na ulit sa dati na parang walang nangyari. Maging si Christy Fermin ay naglabas din ng reaksyon at sinabing nandyan dapat ang pag-iisip na kailangan ng pag-iingat talaga, lalo na sa pagbitaw ng salita sa harap ng publiko. Mahirap anya dahil sa hindi naman daw maaasahan na 100% na mauunawaan ng mga manonood. Ayon pa kay Christy, natural lang na may magagalit talaga kay Joey at sinabing hindi ganun kasimple ang mental health issue na pinag-uusapan ngayon at giniit na totoong nangyayari ito. Ang social media personality naman na si Rendon Labrador ay hindi rin basta na nahimik at naglabas ng saloobin sa usaping ito. Sa kanyang Instagram story, may himig panunumbat niyang sinabi na pagkatapos daw siyang batikusin ng fans na Vice Ganda at Ayon Perez dahil sa paninita niya sa mga ito, ay nilapitan siya para sabihing banatan din si Joey. Buwelta ni Rendon, pasalamat na lang daw si Joey dahil wala siyang Facebook at nakalusot ito sa ngayon. Samantala, may iba naman ang kinumpara ang lubid joke ni Joey na mas malala pa nga raw ito sa icing leaking incident na magasintahang Ayon at Vice sa It Showtime na dahilan ng pagpataw
ng MTRCB ng 12-day suspension sa programa. Dahil nga rito ay kinalampag ng netizens ang MTRCB at hiniling na sana ay huwag ito maging bias sa pagbibigay ng hatol. At sa nilabas na pahayag ng ehensya, tiniyak nila na susuriin nila ang mga natanggap na reklamo laban kay Joey. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!